Praise be the Lord! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po para sa ating devotional ay matatagpuan po sa Psalm 73, verse 3 and verse 26. Sabi po sa verse 3, "For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked." And in verse 26, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Tunay nga po that God is our strength, our portion. When it seems unfair, you must focus on God. Why does God allow bad things happen to the good people and good things to the bad people? Minsan po makikita po natin kung sino po yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay siya pong pinagpapala, sila po yung nagpa-prosper, sila po yung matanyag, or marami pong mabubuting bagay na nangyayari sa kanilang buhay. And sometimes, we find ourselves comparing to them. Di po ba na sasabihin mo po na bakit sila mayaman? Bakit sila parang hindi naghihirap? Bakit tayong mga Kristiyano ay nakakaranas po ng mga difficulties, circumstances, while others not? It seems we always want to compare things with them. Na seeing the ungodly prospering, but we see to it that the full picture of things of our perspective is only narrow and temporal. Minsan po, tumitingin lamang po tayo sa mga temporal things. Yung po mga nakikita lang natin beyond our capability. Yung po nandito lang po sa ating isip. But we are not looking to the eternal and the truth of Jesus Christ. God wants to fix our eyes on Him, not on others, not even in ourselves, but only Jesus, the eternal plan. He has a plan for us. Alam naman po natin na minsan po ay may mga bagay na nangyayari sa ating buhay. But ano po ang pangako ng Panginoon? He will give a way out. Yan po yung sinasabi niya na every time we have something, every time we face difficulties in our lives, nandyan po yung kamay ng Panginoon to help us, to guide us, and uplift up whenever we are bumabaksak o kung tayo po ay nahihirapan. Amen? And surely judgment will be upon the people, the wicked, and to the people doesn't know the truth, which is our God. At alam po natin na during the judgment time, ito po yung makikita natin na we have the eternal or heavenly reward, sapagkat yung pong mararanasan natin ay walang hanggan. Magkakaroon po tayo ng mapagpala at lahat po ng kabutihan ng Panginoon ay ating mararanasan kapag tayo po ay nakasama na niya sa kataas-taasang kaharian doon po sa heaven. So don't destroy your feelings, don't destroy your thinking na tumitingin lamang po tayo sa temporal things. But we must focus on the heavenly things which only can get only to the hands and to the heart of our Lord Jesus Christ. So sabi po yan sa Psalms 73 verse 27, "And surely judgments will occur to the wicked, because God will perish and destroy who are unfaithful to Him." So wag po natin kakalimutan, we must be faithful to God. Whatever things that happening in our lives, let us give our trust, let us give our hope, and the grace and the love of Jesus will be upon us. Salamat po sa araw na to at samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Heavenly Father, help us, Panginoon, na yung reflection po na aming mga buhay ay huwag mag-focus, Panginoon, to the heavenly world, to the temporal things, na mga bagay na maaaring matapos, mga bagay na maaaring maubos, Panginoon. But help us to focus and fix our eyes on You alone, Jesus, the perfecter of our faith, O Lord. At alam po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ano man po yung mga danasin sa aming mga buhay. Help us, Lord, that we will not look on the temporal things, Panginoon. We must look on the heavenly things that will happen in our lives if we walk alone with You. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na to at alam ko po, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. To God be the glory.